magpaliwana kami sa Congress. Magkano yung mga nagastos dun sa mga planta, kagapan. Ngayon pa lang, balak nila pagbebenta na isa-isa para alam nila kung magkano nila bebenta. Kaya po, mami, yung Meralco ay... Atin yun, sa gobyerno yan. Eh, kinawalan, binigay lang ni Cory na libre yan. Walang pag-aari ang Meralco. Ayan, binili ng gobyerno yan, tapos na-upro na si Cory. Ibinigay na lang na libre sa mga taga-Meralco. Ay, paninindigan ko yan, alam ko yan dahil sa ako. Hindi naman totoo yung corruption na ibinibitang nila kay President Marcos eh. Kasi naranasan ko humawak ng public funds para sa mga infrastructure project. At hindi sila nakialam sa mga pondo. Katulad ko, nagpapaseldo ako ng mga sundalo. Lahat ng project from NLEX, SLEX, Dambana, lahat ng mga planta yan. Lahat bago nung time ni President Marcos. Nag-number one nga ang Pilipinas noon sa geothermal ban, electricity. Number two tayo sa US, sa buong mundo ha. Time po ng ating president. Oo, noong time ni President Marcos kasi, noon, ang mga planta na pinagawa ni President Marcos, nang papatakbo yung currency natin, yung tubig natin. Tapos yung mga planta sa ilalim ng tubig na gawa. Tapos matitibay yung mga yon. Nakakalungkot lang kasi noong time ng pamula nung naupo si President Cory, si Cory, noong pamula na nag-start yung revolutionary government ni Cory. Ayun, nawala na lahat ng magagandang project. At ang nakakalungkot, noong yung mga pumalit, lahat ng mga ibinenta nila lahat ng magagandang planta ng elektrisidad. Hindi alam na mga tao yun. Ako alam na alam ko. At ng mga kapatid yung mga business projects na yan, ginagawa na noon yung modernization ng armed forces. Ang dami nating mga barko na pinagbibenta lang nila na napakaganda na ng panatin noon, ang ating kasundaluhan noon. Kinatatakutan na yun ang armed forces of the Philippines. No? Inis, nakakapanlumo yan nangyari sa atin. Kasi parang niloko tayo talaga. Niloko ang mga Pilipino, ang mga Aquino, lalo na si Cory. Alam mo, wala akong ganitong feeling noon naman, pero noong napanood ko parang feel na feel ko yung kabaitan ni Marco, si President Marco. Kung nangyari yung yung people's power, hindi ko pa masyadong ma-feel yung galit. Yung naramdaman ko ngayon, hindi ko kasi noon curious lang ang mga tao. Pero kasi ako naman nagtrabaho sa gobyerno ilang taon. Parang masyado akong frustrated kasi during the time ni Marcos, maganda ang kalagayan ng mga empleyado. At saka yung sitwasyon talaga ng Pilipinas noon. Kasi, lalo na nagtrabaho ako sa civilian employee sa military. Wala naman ako nakita corruption. Tapos nagtrabaho ako sa National Power Corporation. Ang ganda ng patakbo ng gobyerno noon. Wala pa. At saka nung nagtrabaho ako sa military, kasi akong humawak din ng mga pondo noon eh. Hindi naman nakaalam si President Marcos sa mga infrastructure project. Wala akong nakitang minorako. Wala akong nakitang pan. Pero noong wala na, noong nag-umpisa na yung, wala na yung pinalitan na yung administration ni President Marcos. Pababa na ng pababa ang standard ng yung moral, yung mga politiko, mas lalong naging greedy, mas lalong naging horakot.
saka na siya, napahirapan talaga taong bayan. Kasi lalo na sa pataas ng, lahat ng ipinangako nila noon na magbabagong gobyerno, na mapapalitan nila. Noong ko na-realize na talagang, sa to yung sabi ni, yung sinabi ni Aimee noon, na ang history ang magbabago ng fake na mga Pilipino kay President Marcos. Ngayon, talaga, lalo na ako, masyado ako na frustrated kasi for the last ilang taon na nasayang ang progress natin ng Pilipinas. Napakaganda ng pananang Pilipinas noon, pero bumaba ng bumaba ang level ng pamumuhay ng mga Pilipino. Naging pantayo, napag-iwanan ng buong mundo dahil sa inya lahat ng magagandang project. Mabuti nga si President Duterte ang pumalit. Opo. Na ipan niya. Kumbaga sa pan, siya ang sumalo lahat ng kabunuhan ng gobyerno. Na kumbaga sa pan, good riders din. At saka na i-prepare niya yung administration ngayon. Kumbaga sa pan, na i-level up niya standard ng governance. Nung si President Duterte na, ayun, medyo maraming na bago na, umaangat na. Kaya, kumbaga sa pan ngayon, very, mas may pag-asa tayo ngayon kay Juan sa bagong administration. Ayun, ano po mensahe natin kay Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling nanonood siya? Na ang maipapayo ko ngayon kay President Marcos, sana maging pansya, maging alert sa mga taong nakapalibot sa kanya. Kasi hindi lahat ng nakapalibot ngayon, siyempre may mga personal interest dyan. At saka magkaroon siya ng sariling desisyon kung paano niya pamumunuan ang mga Pilipino, na maging firm siya, hindi siya magpapasulsol, at makinig siya lalo na yung mga hinain ng mga mabababa. Maniwala siya sa sinasabi ng sambayan ng Pilipino. Huwag doon sa mga nakatabi sa kanya na sabi magagaling. Mas maganda yung marinig niya yung tapat na pakiusap ng sambayan ng Pilipino na maging pansya. Huwag siyang makikinig sa mga basta makikinig sa sulsol ng iba, lalo na yung maraming malalapit sa kanya ngayon. Siyempre, mabango siya. Pero, maging matalino dapat ang kanyang mga desisyon, na hindi lang kumbaga sa kampa, galingan. Ang tingnan niya yung salita ng mga Pilipino mula sa puso. Hindi dahil sa magaling, makutak, gano'n. Kasi yan ang nangyari kay sa ama niya. Maraming nag-take advantage. Pagkasapan, nagtiwala, pero hindi niya alam. Yun na pala ang mga pan. At saka, ang mga politiko kasi kuminsan puro personal interest lang ang pan niya. Kaya siguro dumami rin ang dumami yung mga nagaan sa maraming hindi marami ang hindi nakakakuha ng hustisya, napabayaan ng gustong pamumuhay ng mga mahihirap. Tapos ang mga politiko, magaling na ang oras ng election. After election, limot na nila ang mga pangako nila. Wala ako na. Kasi nagtrabaho ako
lahat ng administration na magkasabay. Noong nagtatrabaho ako, nakita ko lahat ang leadership ng bawat presidente ng school. So far, para sa akin lang ha, opinion ko. Sige po. Pinakamaganda yung yung malasakit na ibinigay ni President, the former President Marcos. Kasi noon, every year may across the board increase sa mga kawani ng gobyerno. Maayos ang organisasyon. Pagkasakwal, well, hindi naman totoo yung corruption na binibitan nila kay President Marcos eh. Kasi naranasan ko humawak ng public funds para sa mga infrastructure project. Kasi nagtrabaho ako nun sa 51st Engineer Brigade. Noon ang daling kumbaga sa Pan, si mabait din si Pan Senator Enrile noong Pan. Madaling lapitan si Senator Enrile noon na humingi ng tulong sa mga proyekto ng gobyerno. At hindi sila nakialam sa mga pondo. Katulad ko, nakapaselbo ako ng mga sundalo. Lahat ng project from NLEX, SLEX, Dambana, lahat ng mga planta yan. Lahat bago nung time ni President Marcos. Nag-number one nga ang Pilipinas noon sa geothermal plant, electricity. Number two tayo sa US, sa buong mundo ha. Time po ng ating President. Oo, nung time ni President Marcos kasi, noon, ang mga planta na pinagawa ni President Marcos, nang papatakbo yung currency natin, yung tubig natin. Tapos yung mga planta sa ilalim ng tubig na gawa. Tapos matitibay yung mga yon. Nakakalungkot lang kasi noong time ng pamulanong na upo si President Cory, noong pamulanong nag-start yung revolutionary government ni Cory. Ayun, nawala na lahat ng magagandang project. At ang nakakalungkot, noong yung mga pumalit, lahat ng mga ibinenta nila lahat ng magagandang planta ng elektrisidad. Hindi alam na mga tao yun. Ako alam na alam ko. Kasi nga, noong nagtatrabaho ako sa National Power Corporation, well, hindi nakikialam si President Marcos sa pagpapatakbo ng pondo. Kasi lahat ng naupong presidente ng National Power Corporation doon, ang walang ginawa ko hindi magpatayo ng mga planta. Ang ganda nga eh, kasi kung hindi pinatanggal, binenta yung mga planta na yun, at saka kung hindi pinatigil yung nuclear power plant, eh baka mga stakeholder na tayo ngayon. Kasi in 20 years yata kung nabayaran natin yung Westinghouse, ay pa na tayo. May pa na tayo. May share na tayo sa kita ng electricity. Hindi na sana mahirap ang Pilipinas. Ano? Hindi na po sana mahirap ang Pilipinas. Ay, napakaganda na. Alam nyo, napakaganda ng Pilipinas kasi noong nagtatrabaho ako sa a civilian employee sa Philippine Army, akong tumawak ng pondo na infrastructure project. Kami ang nagpapasendo lahat ng, kasi 51st Engineer Brigade noon. Ang mga nagtatrabaho noon sa mga project, mga engineer, mga sundalo. Tapos, lahat ng panayan, walang nagalaw na pundo dahil sinabi niyo na niya ako. Hindi mangyari yun kasi nasa akin nga yung record eh. At saka matalino magpapatakbo ni President Marcos doon.
dahil sa lahat ng savings, yung naiipon ng bawat agency, ayun ang kinukuha niyang pera para magamit sa lahat ng mga projects na pinagagawa niya. Kaya ang mga pinagawa ni President Marcos noon, ELEC, ESLEC, yung San Manito Bridge, yung Dambana sa Mount Samad, yung Maharlika Village, yung kanang mga Muslim sa Taguig, yan yung FTI, at saka yung Santa Barbara Project. Noon, inuumpisahan na yung modernization ng armed forces of the Philippines. Doon na ginagawa yung mga Michelle Lapad. Alam na alam ko yun kasi ako napapasento doon sa mga sundalo doon. At ang nakakabuan pa, maraming hindi alam ang Pilipino na ang Pilipinas during the time ni FN. Tayo ang pinakamalakas ang panang military sa buong Asia. Kaya nga pinatakutan na tayo noon eh. Tapos we got yung mga jet fighters natin. Alam na alam ko yun, yung Blue Diamond yun na mga piloto. Alam ko yun kasi isang uncle ko doon. Isa siya sa frontline ng mga jet, ng mga pilots. Si ang kwarta ko. Wala, lahat talaga nung panahon nagagaling ang kwarta. Mga nakaupo at saka yung ating fan, yung mga lawmakers natin doon. Kay opposition, kay kwarta. Mga kagalang-galang. Talagang yung kumbaga sa kanundi mo, ngayon nakakainis eh. Kasi sa Senado, ano na nalang ako. Ibig sabihin, Mami, yung dumating na po yung mga Aquino nang pumalit, nawala wala na po na, lahat. Wala na lahat ng magagandang projects. Wala na ipagawa. At marami pa akong alam dahil sa noon, walang ginawa National Power Corporation noon 20. Magpaliwanag kami sa Congress. Magkano yung mga nagastos dun sa mga planta, sa mga pan. Yung palang balak nila ay pagbebenta na isa-isa para alam nila kung magkano nila ibebenta. Kaya po, Mami, yung Meralco ay... Sa yun, sa gobyerno yan. Eh, kinawal lang, binigay lang ni Cory na libre yan. Walang pag-aari ang Meralco. Ayan, binili ng gobyerno yan, tapos naupo na si Cory. Ibinigay na lang na libre sa mga taga-Meralco. Ay, paninindigan ko yan, alam ko yan, dahil sa akong humawak ng... Pati Mami yung tubig. Tubig! Oo, kasi noon, kung tayo, ang humawak natin noon, nawasa tayo noon eh. Kaya lahat ng mga na-privatize ng mga pan, lahat ng mga ospital, lahat ng mga pan yan, ang ginastos dyan, hindi kwan, hindi yung sabi, hindi na hindi ng budget si President Marcos. Hindi, lahat ng naiipon na savings ng bawat agency, doon kinukuha yung pinagpapagawa ng mga magagandang project. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pati yung pan, ito, meron pang hindi lumabas yung nuclear power plant. Yung international audit, tungkol sa kasi siyempre, bago mapatakbo ang isang planta, then nag-audit siya mga international, mga na, ano, chine-check nila. And ang findings noon, no, nuclear power plants is the most modernized and the latest na international design in accordance with the standard of international volcanologists noon. Ang kaso yan na nakakalungkot. Iginak ni ng Cory government, kaya biro mo nagbabayad tayo ng $675,000 a day. Biro mo yung binayaran natin na yan, na hindi pinatakbo yung planta, ay napakaganda na ng planta. Na kung meron man depekto,
pwede namang ayusin. Kaya sabi ng mga taga Westinghouse doon, bakit namin ipapahamak ang kwan eh sila magpapatakbo nga ng 5 years para mapatakbo ng maayos. Kaya tingnan mo, nag-suffer tayo na nagbayad ng lanta kasi hindi natin sinunod yung kontrata. Tapos nanalo pa ang Westinghouse. Kaya nagkanda leche-leche na lahat ng maatikad. Ang buong marami-marami nakakaibdayang. Dataigin natin na baka tayo ang pinakamayaman na bansa sa buong Asia. Kung hindi nila i-China, yung lahat ng energy power development during the time of President Marcos. Tapos yung lahat ng, lalo na yung sa agriculture. Just imagine, lahat ng mga taga-ibang bansa sa ating nag-aral, dyan sa UP, Los Baños, mga taga-Vietnam, taga-Kwan. Ngayon tayo na ang bumibili sa kanila ng bigas ay sila dito lang nila kinunuhan yung mga napag-aralan nila kung paano mamomodel na sa kanilang agriculture sector noon. Kaya kung magkasakal, ang laki, marami akong disappointment talaga dyan. Kung pwede ko nun. Maraming mga bagay na hindi naaalalaman ng sambayan ng Pilipino. Kung ano ang diferensya ng noong time ni President Marcos at saka yung mga pumalit sa kanya. And thank God na si President Duterte ay nakupo at nai maraming nagawa. Sinunod niya yung dating mga plano na yung vision ni President Marcos doon. Kinopya niya at saka lahat ng at saka itong mga kan, itong build projects na to. Ay only God knows. Pero alam ni President Duterte na ang may hawak niyan, yung mga plano niya, yung sinasabi nilang blueprint, nag-umpisa yan kay President Marcos. Yung kan. Kaya kumbaga sa kan, ang Singapore nga eh, sa atin nga lang kinopya yung kanilang kaya naging progress sila. Lahat ng mga pati yung mga big projects na yan, ginagawa na noon. Yung modernization ng armed forces, ang dami nating mga barko na pinagbibenta lang nila na napakaganda na ng panatin noon ang ating kasundaluhan noon. Kinatatakutan na yung mga armed forces of the Philippines. Mami, anong mensahe niyo sa ating President Bongbong Marcos? Ang may mensahe ko sa kanya, makinig siya sa mga hinaing ng mga ng unahin muna niya ang sitwasyon ng mga mahihirap, i-improve yung justice system, at saka yung wag siyang yung makinfirm siya sa kanyang mga desisyon at wag siyang mag-alangan na mag-go against doon sa mga mali ang total matalino naman siya. Wag siyang kumbaga sa kan, wag niyang bigyan ng way o ng pagkakataon ang mga gustong sumira na mga magagandang plano niya. Wag siyang maging wag na-carried away, wag impulsive sa pagpukalang desisyon. Kasi kung minsan, alam nyo naman tayo, karakter natin yun. Kung puro praises, puro papuri, nakikirin away na tayo, hindi na natin nakikita yung kapaligiran natin ang nagsasuffer pala doon sa mga desisyon nila. Oo, magandang intention niya. Pero may mga maling desisyon ng mga personal interest lang ang gusto nila. Hindi yung para sa interest ng sambayan ng Pilipino. So he should listen with the voice of the majority of the Filipino people, most especially yung mga nasa countryside. Yan ang tingnan nila. Wag ang isang pinagkamali kasi ni the late president. Yung kumbaga sa kanya, nag-stick siya sa Malacanang. Hindi niya nakita what hindi na niya na nakuha what is really happening around the country.
hindi nabibisita yung countryside at yung mga farm. Marami pang corruption na nangyari sa government na behind the scene. At alam ko lahat yun kasi hinawakan ko yung data bank ng National Power Corporation from the year 1978 to 1982. At ang lagi ng the number one corporation noon at ang number one revenue earner, National Power Corporation, bakit din at rinaypitay? Yan ang kumikita. Tapos yung kwan, ang isa pang gusto kong mabawi ngayon ng gobyerno, yung National Transmission Commission, yung Transco. Ang malaking pagkakamali, pinakonsesyon nila kay sa National Grid Corporation, yung NGCP ngayon, na ang dapat na kumikita dyan ang Philippine government. Bakit pinaupahan nila yan? Ano ang kasunduan na nangyari? Ayan na lang ang natitirang kumikita. Kumbaga sa kanila, that is the last jewel ng Pilipinas na kumikita sana. Bakit pinaupahan? Kay sa NGCP. Si Juan, GMA. Si GMA. During the time of GMA. At ang gusto kong ma-revisit nila yung, ito pa ang gusto kong maiparating sa gobyerno. Yung Ipiralo, ang nagsuffer mga empleyado ng National Power Corporation na hanggang ngayon, after 20 years, hindi pa kami nababayaran ng retirement package namin. At hindi namin alam kung saan dinala yung mga, kasi ang nasa batas yan, na lahat ng proceeds, lahat ng may share sana kami. Ayaw namin pumayag doon na ma-privatize ang NPC. At para lang maging smooth ang panang transition, doon sa Ipiralo, pumayag kami with the understanding na mababayaran kami ng maayos. Pero after 20 years hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin kami kung paano kami mababayaran ng retirement package namin. At ayan ang gusto kong maiparating sa government, sa present administration. Tingnan nila ang kalagayan ng mga empleyado na displaced at natanggal during the time ng Ipiralo 2003. Magagaling na mga empleyado, mga career service yan, pero napagtatanggal sa trabaho dahil sa yan nga, dahil sa Ipiralo, pinangakawaan nila kami na kung ano-ano. Tapos na-dismiss na kami, natanggal na. Kung sino-sino nang naupo, kung sino-sino na nagpatakbo. Dahil sa na-i-benta nga, sa independent power plant, sa mga oligarko, ang lahat ng pag-aari ng energy sector, sa mga malalaking planta, sila nagpasasa. Sila ngayon ang kumikita na dapat ang Pilipino, na dapat mura ang kuryente natin kasi napakaganda ng project ng President Marcos noon. Puro geothermal plants yung mga pinagbibenta nila na ang gastos lang noon yung takbo ng tubig at saka magaganda yung plant. Pero ang nagpasasa nga na ibenta sa mga oligarko na hindi na malaman kung saan napunta yung pinagbentahan. 71 years 71. Old. At nakapasok ako sa National Power Corporation, 28 years old lang ako. Nag-retire ako 54 years old, 2004. With the understanding na makakakuha kami ng magandang retirement package. Pero hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin kami. At yun nga, ang gusto kong ilapit ngayon sa new administration na bigyan naman nila ng concession ng mga empleyado na mga nangamatay na hindi nahawakan ang kanilang mga benefits na dapat mahawakan.
nanalo na kami sa korte, lahat. Nanalo na kami sa kram. Pero hanggang ngayon, pinagpapasasaan pa rin yung mga na-i-release ng budget para sa amin. Ang COA, pinabayaan pa ni, ang Rizal, ang increase management. Kaya kawawa, kawawa ang mga empleyado noon ang ban. At saka, ang masasabi ko, napaka-kwan, disorganized na ngayon ang pamalakad ng panatin, ng government agency, most especially in the community sector. Kasi ang naapektuhan noon yung national, dito sa Ipira, ang naapektuhan, National Electrification Project and National Education Administration. Tatlo yan, ni Gracie, Nea, Nia. Kami nakikipaglaban noong 2003, isa ako sa naging leader. Kaya nga pumayag lang kami dahil sa magandang mga pangako nila. Lahat ng politiko tumindig sa stage namin. Pinangako ang langit at lupa. Ang tumayon na napakanina. Hindi pa namin natatanggap yung dapat namin tanggap. Eh, ang dami na nagmamakaawa. Mga namamatay, mga anak-anak na lang ang natira. Kaya sabi ko nga ganun, dapat yung ngayon ang pansinin. Dapat man lang meron man lang tumayo na ako na bigyan naman ng malasakit yung mga benefits para sa mga na-displaced na empleyado noon. Pre-navitize nila yung National Power Corporation. Lahat ng matatandang na itayo, na planta, na kumbaga sa pan, mga matitibay, na dapat ang nagpasasasambaya ng Pilipino. Pero ang nagpasasa, mga oligarko at mga ganid na politiko dahil dyan sa Ipiraro na yan, ginawa nilang milking cow. Yun lang ang masasabi ko. Kaya it's very disappointing na ang lagi na nanaghihirap. Mga mahihirap, ang nagpapasasa, mga politiko. So, kaya ngayon, mabango na naman si President Marcos. Pero nakiting maraming mga lumalabas na naman na mga kumbaga sa kan, mga hinaing na mga hindi nabibigyan ng social justice, hindi na aasikaso na mga lawmakers, na mga law enforcers, lalo na yung mga kapulisan, mga kan na hindi nabibigyan ng tamang treatment sa mga mamamayan, lalo na kung walang social standing. Ang lagi na lang iniintindi yung mga nasa kapangyarihan, pero yung mga taong na taking biktima ng mga nasa power, ang napapabayaan yung mga katulad ng mga empleyado na mabababa lang ang kalagayan sa buhay. Lagi na lang nagpapasasa ng kanyang mga nasa yung mga nasa power yung pan. Kaya sana yan ang maging leksyon. May unsolicited advice to President Marcos. He should be kumbaga sa kanya maging sensitive siya sa panawagan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung kung sino yung manala. Oo, magkakanta nga ang mga economic managers niya. Magkakanta yung mga napili ng mga uupo sa pwesto. Pero tingnan rin niya kung ano ba ang talagang interest ng mga ngayon. Kung for their self-interest or if it is really to serve the entire Filipino citizenry. Yun ang naibibigay kong payo. At sana naman yung mga nakuha niyang mga secretary niya, cabinet secretary, hindi lang yung puro galing ng utak, dapat samahan din ng mula sa puso ang paglilingkod sa kambayan ng Pilipino. Hindi puro pera,
pero hindi nila nalalaman. Marami nang nasasagasaan sa majority ng citizenry. Mataas ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino ngayon kay President Marcos dahil sa iyo na. Pero sana hindi siya makarin away ng mga taong nakapaligot sa kanya na ang hawa rin lamang important kung political interest, political and personal interest. The welfare of the Philippine people must be prioritized. And it's good enough na siya nag-take over ng minsan agriculture kasi ngayon makikita na ang sitwasyon ng mga farmers natin, yung mga nahihirap na yung middle class family. Kaya yun lang ang may bibigay kong advice as a Filipino citizen. At saka sana mabigyan naman ng pansin, dapat hindi selective ang pagbibigay nila ng benefits sa mga senior citizen. Kasi may batas na yan. Huwag nila sabihin na ito, nagpe-pension, hindi dapat tumanggap. Ito, mga ito, walang pension. Eh bakit? Yung pension namin, pinagtrabahuhan namin ng ilang taon sa gobyerno. Bakit kami ang parurusahan ngayon? Kami ang tatanggalan ng mga benefits na dapat kasama kami. Bakit lagi na lamang mga indigent people? At bakit kailangan kami ng mga nagpe-pension? Bakit kami ang kailangan bumuhay sa pamilya namin? Eh yan, tinatanggap namin yan dahil sa pinagtrabahuhan namin at gamit na namin sa aming sarili. Hindi para sa pamilya namin na hindi kami nabibigyan ng ayuda ng gobyerno dahil may pension kami. Eh magkano lang naman ang pension namin? Kaya dapat ang all I can say is that the senior citizen must be given equal treatment at hindi dapat maging selective. Lahat, everybody, all citizen, all senior citizen must enjoy. Should always, dapat lahat kami, all of us would enjoy kung ano man ang ayuda na ibibigay ng gobyerno. Hindi yung iit sa pera yung mga nagpe-pension. E pinaghirapan namin yan. Kaya yun lang ang masasabi ko. Yun ang mga inainang pag. Thank you, Mommy. Oo, salamat, Mommy. Yung, ang ma-advise ko rin sa mga kabataan ngayon, huwag kayong mga impulsive. Maging katuwan sana sila ng gobyerno. Huwag silang gumaya sa nakaraan na nakikipaglaban sila na ibagsak ang gobyerno na wala namang basis yung pan. Ano bang gusto nila? Tahimik na pamumuhay o lagi nga sa kalye na kinuha nila ang ideology ng mga komunista. Hindi dapat doon. Dapat mag-start ng feeling of dapat maging pa na yung feeling ng participation ng mga kabataan ngayon. Dapat ma-awaken na sila. Nakakalungkot nga kasi ngayon ang daming kabataan hindi alam ang kung sino ang mga national heroes natin. Ni hindi alam po ano ang mapa ng Pilipinas. Maraming napag-iwanan samantalang ng time ni FM. Napakaganda ng educational system natin at saka number one pa ang UP noon sa standard, sa educational standard. Maayos. Ngayon, napapag-iwanan na. Kasi puro rally na lang iniintindi ng mga ano matututunan yung mga nagra-rally na yan? Puro violence, puro fun. Hindi, para bang hindi na sila adapted sa asa Islamic citizen. Lakin violence ang nai-instill sa kanilang mind. Yan ang naging panan nila sa buhay. Nakikipaglaban sa hindi naman nila alam kung ano yung pinaglaban. Ayun lang. Thank you, Mami. Salamat, Mami. Aba po eh. Thank you. Parang history na yun. Aba po eh. At least may natutunan kami.